At sa puntong ito ay kumustahin naman natin si Ivan Mayrina na nandun mismo kanina sa gitna ng dagat ng mga tao doon sa Quirino Grandstand. Ivan, are you there? Yes, Kara, sa ngayon ay nandito na ako sa may parting Quiapo, ano, dahil may interview tayo dito. Pero idudugtong ko yung aking naging karanasan doon sa report naman ni Mav, na nung sa punto na hindi na talaga natapos ang misa at tuluyan ang nawala ng kontrol ang mga ihos at kayo din ang mga pulis, mga kawaninang militar, dun sa mga nagpupumilit na deboto. Nakita talaga natin kung paano nagpumilit yung mga tao na itulak, itumba, akyatin itong mga steel barriers na inilagay doon. Ang nakita natin sa simula pa lang ng misa, may mga ilan-ilan na nagtatangka at itinulak yung mga barriers at may mga nakapasok. At hanggang tuluyan na nga, nung pagkatapos pa lamang ng pag-awit ng ama namin, eto na. At yun na, nung naipit na tayo doon sa mga tao, tinuloy-tuloy na rin natin. Ikaw ka na, nakasampa ka na rin dyan sa mga nakarang taon. Yung experience kakaiba talaga eh. Ang unang-una mo mararamdaman, bakit kaya nila ginagawa ito? At saka mo marirealize, ay intindihan na ito ay dala ng isang matinding debosyon. Ito ay dala ng isang matinding pagnanais na ibigay ng Poong Nazareno ang kanilang mga hiling. Ivan, nung panahon na nandoon ka, kasi napanood kita kanina na talagang alam ko malaki kang tao, pero talagang sinisiksik ka pa rin ng mga tao. Ano yung tumatakbo sa isip mo nung panahon na talagang nagkakatula ka nga dun sa dagat ng mga tao dito sa Quirino Grandstand? Aminin ko, para nagkaroon ako ng bagay pangamba. Dahil mararamdaman mo talaga yung pagtulak ng tao sa ribcage mo eh. Tapos, totoo pag nangyayari yun, mahihirapan ka talaga huminga. Nabanggit mo nga, malaking tao ko, malusog. Paano pa kaya yung mga may edad, yung mga bata, yung mga may karamdaman na nakikita natin karaniwang talaga kasama sa mga nakikipagsiksikan, nakikipagbalyahan. At siguro na nga, dala na ito ng kanilang matinding debosyon. Pero kailangan ko rin iyak na iskara na naramdaman ko rin yung bayanihan ng mga deboto. O, kasi nung minsan ko kasaw eh, talaga na yung interrogan tawag nila doon, yung agos ng tao. Kahit hindi ka milit paglakad ng mga tao, yung flow ng tao, mapapalapit ka sa andas. At paglapit mo doon, pag itinas mong kamay mo, sinabi mong tulong, tutulungan ka, sasabihin sa'yo, tapakan mo ko. Ganun ang naramdaman ko. Siguro, may magandang side ako nakita, yon yung bayanihan. May na-experience din tayo, yung segment producer natin nakasama, tinangkang dukutan ng cellphone. May ilang dipa lamang ang layo mula dun sa andas. Pero, sa kabila nito, nararamdaman mo pa rin yung energy, yung faith na mga naroon na bagamat mahirap, bagamat buwis buhay ika nga nila, talagang hindi nababawasan at pagkus ay nadaragdagan pa yung mga namamanata. Ito, napapanood namin ngayon sa TV screens yung pag-akyat sa'yo. Ang dami sigurong bumuhat sa'yo talaga, Ivan, ano? Tapos talagang nung time na yun ba, hindi mo na alam kung paano ka naiangat papunta dun sa andas? Oo, talagang bubuhati ka na lang eh. Parang automatic na lang, nabigla ka na lang, lulutang. Ganun ang naramdaman ko. Tsaka kara, kailangan ko rin i-acknowledge yung mga tumulong sa akin habang nagigit-git. Kasi parang pinalibutan ako ng ilang mga kapuso natin na siguro napapanood tayo o gusto nila tayong magsaktid dahil nabanggit natin sa ulat na ito yung first time natin. At yun nga, ito kara ay ginawa natin. Ako, katoliko ako, pero aaminin ko hindi ako deboto. Ginawa ko ito, more than the experience, ito ay para sa isang tao, nagngangalang Virgilio Victoria. 70 taong gulang si mga Virgilio. 70 taon, lumpo. Gusto niyang mamanata, gusto niyang umakyat, gusto niyang sumampa, makiisa. Yan, nakikita natin sa screen ngayon. Gusto niyang makiisa sa pamamanata ng mga deboto, pero dahil nga sa kanyang kondisyong physical, ay hindi niya ito magawa. Kaya, napili natin, na naisip natin na gawin natin ang sakripisyo para sa kanya. At ngayon nga, Kara, nandito na kaya ko, hahanapin ko ulit si Mang Virgilio para iamot sa kanya itong tuwalya na ating naipunan sa itim na ng Sarayano, Kara. Nako, napakaganda naman ang gesture na yan, Ivan. Yes, Kara. Matanong ko lang sa'yo. Yes.
matanong ko lang sa'yo, Ivan, sabi mo sa akin kanina, hindi ka naman talaga deboto, ikaw ay katoliko, pero hindi ka deboto ng Nazareno. Yes. Paano na bago ng experience na ito, ng karanasan na ito, ang iyong pananampalataya ngayon? Masasabi ko ka na goodbye ang pananampalataya ko dahil contagious, nakakatawa yung faith ng mga tao. Makita natin para yung mga kapayan natin. Siguro yung ang pag-asa nilang natitira, yung kanilang pananampalataya. At pag ganun ang sitwasyon, ganun ang pakiramdam mo, kahit anong panganib, kahit anong hirap, susuungin mo. Kaya siguro yun ang ika nga take away ko dito sa experience na to, na minsan napaparod mo sa TV, iisipin mo, bakit sila ito ginagawa? Parang, sorry to use the word, pero siguro sa ibang tao, sa tingin ng ibang tao, kalokohan. Pero, ngayon, Kara, nabuksan ang aking mga mata, mas naiintindihan ko ang pamamanata ng ating mga kababayan. Samantala, Kara, papakita lang natin ang bahagi ng ating panayam kay Mangga Virgilio. Kung maaari po sana, itong tawir na ito, ipahit po ninyo na sa rin. At malaking ulit na ito tatawarin sa inyo. Ito po. Ayon, Kara, si Mang Virgilio, at ngayon nga, pasaya natin ibibigay sa kanya itong tuwalyang naipahit. Naku, ayan naman talaga, Ivan, ang diwa nitong Poong Nazareno. Hindi lamang yung biyaya na bigay sa atin ng Panginoon, pero yung biyaya rin na bigay ng bawat isa sa kanyang kapwa. I think ito yung magandang mensahe ng experience mo kanina, yung sinabi mo na kahit sa gitna ng parang tulakan at kaguluhan ay namamayani pa rin ang bayanihan. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.